Ciao Raga! Musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog nare kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Sa vlog nare, pag-uusapan natin kung ano ga yung mga hakbang na ginagawa ng Italian government para malabanan yung Lavoro Nero, especially dyan sa Lavoro Domestico. Ano ga ang mga consequences kapag ka hindi nagbabayad ng kontributi? Para naman doon sa mga ipinagbabayad ng kontributi ng amo, maigi na alam mo kung magkano ga ang share mo doon sa kontributi IMS. Kaya ipapakita ko yan sa iyo Raga para aware ka, pati na din yung schedule ng payment para sa kontributi IMS kada trimestre. Sa 2024, ang isa pa sa ipaghihigpit din ng Italian government ay yung pag-obliga sa mga golf, badante, babysitter, sa mga nasa Lavoro Domestico ay yung pagpa-file ng Modelo 730 o kaya naman ay Modelo Unico para na sa gayon ay sila ay makapagbayad ng karampatang buwis. Alamin din natin kung magkano ga dapat ang red dito sa 2024 para na sa ganun ay malalaman mo kung ikaw ga ay obligado na mag-file ng either na Modelo 730 o Modelo Unico. Plus, paano ga matatanggap at para ga kanino yung bonus na 500 euros kada filyo. Ang detalye Raga, daw po na sigla, partiamo! Bago tayo tuloy magsimula Raga, ipapakita ko muna sa iyo ang ring 15 winners ng 25,000 euros each na nanalo dyan sa Lotteria degli Scontrini para sa weekly draw last November 9, 2023. Ari naman yung 10 naman na Codici Vincenti, sila naman yung nanalo ng tigwa 100,000 euros each naman. Para naman yan sa monthly draw, same date pa rin, November 9, 2023. Samantalang ari naman, papakita ko rin sa iyo, 15 winners ulit para naman sa weekly draw ng November 16, 2023. Sila ay nanalo rin ng tigto 25,000 euros each. Kaya Raga, para ikaw ay makasali at saka ikaw ay magka-chance din na manalo ng ganyang kalalaking pampremyo, baka hanggang ngayon ay wala ka pang Codice Lotteria, kumuha ka na ng Codice Lotteria para ikaw ay makakasama diyan. At panoorin mo rin yung mga vlogs ko regarding diyan sa Lotteria degli Scontrini para malaman mo pa yung iba pa ng mga info. Ang mga nasa Lavoro Domestico, kagaya noong mga golf, yung mga badanti, babysitter, autisti, tsaka kuwoki, etc. Sila ay itinuturing na irregulare kapag yung mga kontributi na dapat nabayaran ay hindi nababayaran. Ang epekto niyan, meron niyang kaakibat na legal risk o kaya naman ay criminal sanctions. Dini sa Italia, 36% ng itinuturing na irregulare ang nasa Lavoro Domestico. Kaya posible na magkaroon ng problema yung isang amo maging yung isang worker na nagtatrabaho sa kanya kapag ka hindi nagbabayad ng kontributi o kaya naman ay ng taxes. Yan ay ina-anticipate na natin dahil doon sa Legge di Bilancio ng 2024 ay previsto doon yung mga maigting pa, yung mas pinaigting pa na hakbang ng gobyerno para malabanan iyan. Ayon kasi doon sa Artikulo 17 ng Legge di Bilancio 2024 ay mas pinaigting pa yung koordinasyon sa pagitan ng IMS at saka ng Agencia delle Entrate. Di ka sa vlog na are ay na-discuss na natin ang tungkol diyan na sa 2024 ay mas magiging focus ng tax authorities ng Italian government ang pagkukontrol sa Lavoro Domestico. Kaya Raga, kung halimbawa hindi mo pa yan napapanood, maigi na panoorin mo para magiging aware ka kung ano ga ang maaaring mangyari sa 2024. Habang mas malapit na yung ma-finalize, nagiging mas malinaw na rin na sa 2024 ang mga nasa Lavoro Domestico ay obligado na magpa-file ng kanilang dichiarazione di redditi. Kaya ngayong 2024, ang mga nasa Lavoro Domestico ay dapat na mag-file ng either na Modelo 730 o kaya naman ay Modelo Redditi PFE o yung tinatawag dati na Modelo Unico. Eh bakit kailangan na mag-file? Kasi kung ikaw ay kasama doon sa ang Redito ay dapat na mag-file, dapat na gagawin mo yan para na sa gayon ay maiiwasan mo yung control na gagawin at saka yung sanctions na maaari na ipapataw sa iyo ng Agencia delle Entrate. Sa katunayan, yung mga golf, badante, babysitter, yung mga worker na nandyan sa Lavoro Domestico, sa 2024, kapag ka ang Redito ay mas mahigit sa 8,500 euros
kailangan, obligado, dapat na mag-file ng either na modelo 730 o kaya naman ay modelo ready TPFE. Tandaan din na kapag ka ikaw ay may natanggap na payment para sa TFR or liquidazione, kailangan na i-declare mo yan. At yan ay gagawin mo doon sa pagpa-file mo ng modelo ready TPFE o yung tinatawag dati na modelo unico. Ang mangyayari kasi para mas magiging malinaw sa iyo, yung record ni IMS regarding doon sa contributi IMS ng mga nasa lavoro domestico, yan ay magiging batayan ni Agencia del Entrate para malaman kung magkano ga ang kinita mo nung taon na iyon. Kaya pagka nakita doon ni Agencia del Entrate na ikaw pala ay dapat na mag-file, so kailangan na magpa-file ka kasi pagka hindi, maaari na ikaw ay patawan ng kaukulang parusa. Ang amount kasi ng contributi IMS na dapat na ang amo ang magbabayad niyan, yung datore di lavoro ang magbabayad, ang computation kasi niyan ay nakabase doon sa kung magkano ang sweldo at saka kung ilan oras ga ang lavoro. Ayon din sa Circulari IMS number 13 ng February 2, 2023, aray ang example para makita mo raga. Ang per hour na hanggang 8.92 euros, ang kailangan na bayaran ng contributi ng amo ay 1.58 euros. Tapos, yung amount na makikita mo doon sa loob ng parentesis na 0.40 euros, yan naman ang share ng laboratore. Ari namang isang are, example naman are kapag ka tempo determinato. Gaya pa rin ng kanina, yung amount na nandoon sa loob ng parentesis, yan yung amount na share ng laboratore. Sa pag-hire ng isang domestic sector, required na ang isang datore di lavoro, yung amo, ay kailangan na babayaran niya yung contributi IMS kada trimestre. Kaya raga, ipapakita ko sa iyo ngayon, are yung schedule ng pagamenti dapat para sa bulletin ni IMS kada trimestre, doon sa apat na trimestre. Kaya raga, uugaliin mo na dyan sa mga dates na iyan, ikaw ay dapat na hihingi. Dapat ikaw ay magkakaroon na ng kopya ng iyong bulletin ni IMS na pagato na galing doon sa iyong datore di lavoro. Maigi na ang ibibigay sa iyo ay yung retributa ng pagamento. At saka melyo din kapag mayroong pirma ng datore di lavoro. Ari namang vlog na ariraga ay suggest na panoorin mo rin yan para na sa ganun ay malaman mo kung ano ga yung mga maaaring consequences kapag ka ikaw ay na-control tapos ay laboronero o kaya naman ay hindi ka ipinagbabayad ng contributi IMS ng iyong amo. Hindi lang na yung mismong contributi IMS ang importante na mabayaran. Kasi maging yung contributi din para doon sa Casa Golf, yan ay kailangan din, melyo din, importante din na yan ay nababayaran. Diga sa vlog na are ay na-discuss natin, na-explain ko sa iyo raga, yung iba't ibang mga bonus, rimborso, yung mga ayuti na maaaring asahan galing sa Casa Golf kapag ka ikaw ay ipinagbabayad diyan ng amo. Gaya ni Raga, siya ay nag-reach out sa akin kaya siya ay natulungan ko na makapag-apply at makatanggap ng bonus na 500 euros per la nasita di un filio na yan ay galing sa Casa Golf. May nakausap daw siya, may nagsabi sa kanya na siya ay hindi po pwede. Maigi na lang dahil nakapanood siya ng aking vlog at nalaman niya. Kung hindi, ay para siyang nawalan ng 500 euros, di ka? November 16 lang ipinasa yung application, tapos ay November 17, approve na yung kanyang bonus na inapplyan. Tapos ang schedule ng dating ng reimburso na 500 euros ay sa November 27, 2023. Ulitin lang natin na ang bonus na yan na 500 euros ay galing sa Casa Golf dahil nga ng member yung kanyang asawa sa Casa Golf tapos ay inapplyan namin yan online doon sa sito ni Casa Golf. Diga maigi tsaka masarap sa pakiramdam na nakakatulong sa iba kahit na online. Kaya nga gumagawa ako ng paraan na ngayong early 2024 ay makapagbukas na ako ng isang opisina ng patronato para na sa gayon ay mas marami pa tayong ma-assist, mas marami pa tayong matutulungan. Aray yung isa pang bagay na confident ako raga na makakatulong sa iyo, na malaki ang maitutulong sa iyo, ang Tap-Tap Send Remittance App. Kasi tingnan mo ha, ikaw ay makakapagpadala ng pera doon sa mga mahal mo sa buhay na nasa Pilipinas, gamit lang ang iyong smartphone, kahit na ikaw ay nasa saan. Di ka kahit na nasa sa bahay o nasa lavoro, nasa labas, na mamasyal, ay pwede kang magpadala. Hindi mo na kailangan pang magmadali at saka pupunta kung saan-saan, hahabulin yung oras para lang ikaw ay makakapagpadala. Ang gagawin mo lang ay magda-download ka ng Tap-Tap Send App. Tapos ay magsa-sign up ka. Tapos pagka ikaw ay nagpadala,
walang charges dahil nga nang free ang transfer. Kung magkano yung pinadala mo, yung recipient na nandoon sa Pilipinas, buong amount niya na matatanggap yon, wala rin siyang babayaran. Kaya nga buong-buo yung ipinadala mo sa kanya, yung pera na pinaghirapan mo, matatanggap nila ng kung ano man yung amount na ipinadala mo sa kanila. Meron pa nga na matatanggap na 20 euros, additional na 20 euros dahil nga yan ay bonus na matatanggap doon sa unang padala. Basta't gagamitin lang yung promo code na RAGACHAD. Ang mga OFWs sa bansa na are kasama ang Austria ay pwede na gumamit at magpadala gamit ang TapTapSend. Pwede na magpadala via bangko o kaya naman ay doon sa mga mobile wallets gaya ng GCash at saka Maya. Kaya Raga, i-TapTapSend mo na yan. O Raga, maraming salamat sa panonood mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!